Kropek. Hi, mga katambahay! Kropek po tayo! Ang tanong, ito ba ay ulam o isang snack? Well, actually, pwede siyang parehas, di ba? Sa nagkaroon Lagunang araw, kung saan ito ginagawa, sinasawag ito sa ulam at iba pang pagkain. So, eat your love at Chef JR, patikim naman dyan. Yan na. Ay, Kropek! Hi! Ibang kulay pa yun. Hello, hello! Hi! Ako, mukhang masarap! Mukhang takang-taka ko. Yung ganda ni Lino. Oo. Oh, oh. Ma'am, ito po, tamang-tama kayo doon na pwede siyang snack at pwede rin siyang ulam. Correct! Totoo naman! Tama naman si Lin. And yan nga po, ang gagawin natin dito is, alam naman natin, sabi nga ni Ma'am Lin is, masarap siya pang snack, yes! Pang movie marathon. Pwede. And ito po, Ma'am Love, may gagawin kukunin ka ko muna to eh. Oh, opo, mamaya. Sinabi ni Ma'am Lin, gagawa rin tayo ng ulam. Pwedeng-pwede to. So, ma'am, doon muna ako sa station ko, ha? Okay. Para naman po sa inyong kaalaman, ganito naman po ang proseso ng paggawa ng mga kropek. So, ito ang nag-uumpisa sa dough. May cassava flour po yan. At syempre, wala po silang preservatives na inilalagay. Okay? Pagkatapos niyan, pag minasa na nila yung dough, gagawin na po nila ang steaming. Guys, ito kailangan ng power! Ayan po, dito po nila ini-steam yan. Nandito sa loob, pakita mo lang, my love, halika rito. Nandyan po yan, so pinapatong-patong po nila. Kung gaano kahaba itong ating pangtakip, ganun din po ang paghaba ng ating mga pans na nandyan. Ayan, uy, safe. Ah, pagkatapos mo ng steaming, doon naman po tayo sa air drying. Ito yung air drying, tumatagal po ito ng 3 araw. Yung air drying na yan, ay tumatagal po ng 3 araw. Pagkatapos, dito po tayo sa cutting. Ayan. So, kaya po ng dalawahan kasi ito yung maliliit lamang po na chips o yung isang kainan lang. Ayan. Pagkatapos po ng cutting, ituturoy naman po tayo sa oven drying na tinatawag. Dito naman po tayo kung saan meron po dito mga parang open. Malaking oven pero open siya. Ayan siya. Ino-oven dry siya para talagang mawala yung moisture, maging dry na dry yung ating kinat na kropek dough. Okay, mula po doon sa oven drying, itutuloy po natin sa pagpiprito. Eto na, yung ating pagpiprito at ginaganyan yun. Diba, babae pa yung nagpiprito. Nice! Ganyan po ang ginagawa niyan. So, ipiprito siya hanggang... Ay, ang cute! Bilis! Ang ganda! Natuwa ako doon! Ang cute! Ganyan na po hanggang sa ihahain na po yan sa kanilang... At ipapak na sa kanilang mga suki. At pagkatapos nun, syempre, pag dinala na sa mga tahanan, dito na tayo kay Chef. Dahil ang gagawin ni Chef ngayon ay... Ipapakita naman sa inyo kung paano ito gagawing ingredients sa mga pang-ulam. Tama, yes, Chef? O tama po dyan. Actually, kwento rin nila, ma'am, kanina, nung pandemya, napakalaking bagay daw nung kropek kasi parang nakatulong sa mga taga rito. Correct! Na maging pang-ulam nila. So, ito lang, bibigyan lang natin ng parang tribute yun. So, marami kang pwede. Kagaya nitong lomi nila, marami rin po itong siksik na kropek nila. Correct! And, for our version of crispy dinaguan, syempre, we wanna highlight yung pinaka-main ingredient natin, which is yung ating kropek na crispy-crispy and no preservative, sabi ni Mami, ha? Correct! So ito, yung ating baboy is pina-fry natin. Ang ganda talaga, ma'am, pag pina-fry. Ang ganda, promise! So yan, parang pina-fry lang natin yung pork para lang magkaroon din siya ng added texture. Uh-huh. And then, of course, yung pinaka-bida natin, yung ating dugo. Yes, ma'am. Ayan na. Lalagyan lang natin yan. Right after nyan, sisison na natin siya ng ating vinegar. Hindi pwedeng mawala ang suka sa ano? Yes. Kasi ma'am, parang binabalansa rin niya yung parang hint ng lansa. Yes, correct. Sa... Actually, yan talaga yun eh. Opo. Pampatay ng lansa yan. Okay, yan chef, ano yan? Yan, ito ma'am, toyo lang po. Yun, toyo. Parang panimpla natin. You could also use yung fish sauce or salt. Uh-huh. And of course, and then, partner natin dyan yung konting pepper. Okay, pepper, and then? Laurel. Laurel! Hindi pwede rin mawala yan. Ako, sarap yan. At, konting sili. Isa pa yan. Of course, para konting angas. And then, yun! Ito lang yung ating kropek. Ang saya! Tap lang yan. And then, of course, yan yung bits natin. And, be very generous din.
Be very generous. Yan. Ang maganda kasi sa Kropek po nila, ma'am, is yung base na ginamit nila dito is actually from real shrimp. Yun. Kaya masarap. Yes. Kaya mas malasa. Ayan. At syempre, eto na po. Ganun lang kabilis? Yes. Ganun lang kasimple? So syempre, ayan na. Pag may inihain, may kakain. Exactly. Kailangan yan. Kain na tayo, food syempre. Trip yan. Opo, food alam, trip. Ay, ang laki naman nun. Ito na wala ulit lang tayo. Ayan. Ayan. Maganda ng Kropek. Yan yung garnish. Oh, wow! Asan po yung kanin? Kanin. Yung kabe! Wow! Diba? Nakalang kong binasin nga, chef, ha? Yung parang siyang bilang pumuputok-putok mo siya bilig. Ang masasabi ko lang, ang sarap ng ginagawaan mo. Ibang level! Ito nagdala, ito nagdala. Yan! Sarap, sarap! Yan, chef! Mukhang nasarapan din yung ating mga kapuso. Kung gusto nyo gawin to, pwedeng-pwede. Diba? And huwag nyo lang din po ilimit yung sarili nyo sa dinuguan, munggo. Dito, ginagawa rin nila yan sa iba't ibang klase ng gulay. Sky's the limit. Yung imagination nyo na lang bahala doon. Yun! Maganda lang! Sambi! Tandaan nyo lagi kung gusto nyo gusto makasama ang food explorer at eat girl. Oh, sa mga adventure, laging dito lang tumutok sa inyong pabasang morning show kung saan laging una ka! Unang Hirit! Oh, di ba? Ang sarap-sarap. Ako rin meron. Pero walang ginuguan. Nasa'y ginuguan? Bukas. Bukas darating.